This is the under budget gaming phone ngayong 2023. At ito lang naman ang Tecno Poba 5. At magugulat kayo para ko sa presyo ng device na to. Pero bago natin puntahan yung presyo, pag-usapan muna natin yung mga specification nito. Dahil sinasabi pa rin ni Tecno na ito ang level up gaming phone nila. Dahil kung maalala ninyo, ang Tecno Poba 4 Pro ay same specs lang na itong Tecno Poba 5. Pero ang sagot dyan ni Tecno ay meron daw silang inad na malupit na mga features dito sa device na to na wala sa Tecno Poba 4 Pro, na kung saan ito na raw ang magiging level up gaming phone ng Tecno Poba. Ngayon, alamin natin kung totoo nga ba yung mga pinagsabi ni Tecno at also yung presyo ng device ito. Pag-usapan natin yan. Let's go! Simulan muna natin sa mabilisang unboxing, kapare ko. Dahil kung mapapansin ninyo, ang box ng Tecno Poba 5 ay ibang-iba sa mga box na nakikita natin sa ibang mga phone brands. And also, kapare ko, ito nga pala ay collaborated phone ng Tecno at saka ng Prefire. Kaya kung mapapansin ninyo, ito ay naka-Prefire based character. At ito nga pala si Kelly, yung character na nandito sa Tecno Poba 5. Anyway, sa loob ng box, kapare ko, kung mapapansin natin, nandito na agad yung Tecno Poba 5 phone natin and also yung ating SIM injector nasa gilid. At pag inopen natin tong box na to, ay makikita natin dito yung pre-sticker na syempre inspired sa Prefire. At meron rin tayo ditong redemption card para sa ating Tecno and Prefire collaboration. Meron tayo ditong 12 plus 1 warranty card. Meron tayo ditong manual or yung ating Tecno booklet. And also nandito yung ating malupet na jelly case. Nandito na rin yung ating mismong USB Type-C na cable. Meron rin tayo dito para kayo nakasama pang earphone. At saka nandito na yung ating 45 watts fast charging power brick, which is maganda. And yun lang lahat yun, mga kaparekoy. At ngayon, buksan na natin itong ating Tecno Poba 5. At ito, support ito, kaparekoy, ay makikita natin ang kanyang elegant design na tinatawag na 3D mecha design with turbo stripes. At makikita ninyo yan dito sa backside ng Tecno Poba 5. At pagdating naman sa kanyang build quality, ito ay naka-gloss front, plastic frame, and plastic back. At kung makikita ninyo dito, kaparekoy, ito ay dual speaker na. Meron siyang speaker dito sa kanyang bottom side and also meron din siyang speaker sa itaas na part na kung saan magagamit mo to sa panonood mo ng movies, panonood ng videos, and also sa paglalaro ng mga games. Anyway, punta tayo sa left side ng phone na to. Sa left side nito, makikita ninyo agad ang ating SIM card tray. At dito, para ko, supported na nito ang dalawang SIM and also meron rin siyang SD card slot. At pagpunta naman natin sa right side ng phone na to, makikita natin dito yung volume up and volume down button natin and also yung ating power button na aka side-mounted fingerprint na rin. Pagdating naman sa bottom side ko, para ko, makikita natin dito yung ating speaker, yung ating charging port, yung ating microphone, and also yung ating earphone jack. And then, pagdating naman sa taas na part, ay nandito yung ating isa pang speaker na tinutukoy ko kanina. Pasok tayo sa specification ng phone na to. Unahin natin yung kanyang GPU at saka yung kanyang CPU. Pagdating sa kanyang GPU, siya ay naka-Mali G52 MC2 at pagdating naman sa kanyang CPU, siya ay naka-MediaTek Helio G99. Kagaya ng sinabi ko kanina, same lang sila ng specs ng Tecno Poba 4 Pro pagdating sa kanyang CPU and GPU. Pero sabi ni Tecno, mas optimized and powerful ang Helio G99 na nasa loob ng Tecno Poba 5 kaysa sa Tecno Poba 4 Pro. Pero hindi ako basta-basta naniniwala sa ganon, kaya gumawa ako ng simple comparison ng Tecno Poba 4 Pro at ng Tecno Poba 5 at ito ang kanyang resulta. Ngayon, unahin natin sa kanilang mismong AnTuTu bench score. Kung makikita ninyo dito, talagang mas lamang ang performance sa Tecno Poba 5 kaysa dito sa Tecno Poba 4 Pro. At pagdating din sa kanilang CPU score, makikita natin na di hamak na mas mataas talaga ang score ng Tecno Poba 5 kaysa sa Tecno Poba 4 Pro. At syempre, hindi lang dyan dahil pinag-compare ko rin sila pagdating sa kanilang mga thermals. At kung makikita ninyo dito, kapare ko, same sila na mayroong magandang thermal throttling result. At kitang-kita nyo naman na pag pinag-compare natin yung dalawa, is almost the same lang sila ng nakuhang result, kapare ko. At sa part na to, makukonfirm natin na totoo yung sinasabi ng Tecno Poba na ito ay yung optimized version ng G99 na nakasalpak dito currently sa Tecno Poba 5. Antayin nyo nga pala yung detailed comparison natin ng Tecno Poba 4 Pro and also Tecno Poba 5 na gagawin natin at ipapublish din natin ngayong August. Anyway, antayin nyo yun. Anyway, pasok naman tayo sa OS ng Tecno Poba 5. And usually, ang operating system ng Tecno Poba 5 ay Android 13 na naka-iOS 13 at meron tong customized na Prefire Team Software Design na sure and see, gadapatay natin ang ating mismong Tecno Poba 5. And nag-iiba yung kanyang lock screen wallpaper sa mga character ng Prefire. Ngayon, pasok naman tayo sa kanyang display quality. Pagdating dito, kapare ko, siya ay merong size sa 6.78 inches na naka-Full HD Plus display with
with 120 Hz refresh rate kapare ko. Kaya kung magbabrowse ka dito sa social media o kaya dito sa YouTube o kaya sa TikTok, eh talagang masusulit mo itong kanyang high refresh rate settings. But ito ay naka IPS LCD display lang. Pero don't worry kapare ko, dahil meron siyang 580 nits na brightness na kung saan pwede mo pa rin siya magamit outdoor at makikita mo pa rin naman yung display doon sa phone. At pagdating naman sa kanyang resolution, siya ay naka 1080p na kapare ko. Kaya mas mai-enjoy nyo yung panonood dito ng mga movies, ng YouTube videos, lalo na kapag sa mga videos natin, mas malinaw yan. Dahil joke lang. Kidding aside kapare ko, eh pagdating nga naman sa ganitong display specification, eh magbe-benefit to sa mga movie watching or kaya anime streaming etc. And also sa paglalaro mo ng mga games dito sa phone na to. And speaking of games kapare ko, eh ipasok na natin yung kanyang battery. Pagdating sa battery nito kapare ko, napaka-massive nito dahil ito ay naka 6,000 mAh worth of battery. Kaya kung mapapansin ninyo yung style or design ng Tecno Poba 5, ay makikita ninyo kapare ko na sobrang kapal niya dahil nga malaki-laki ang battery na pinasok dyan. At pagdating naman sa kanyang charging rate, ay meron siyang 45 watts fast charging support kapare ko na kayang mag-pull bar up to 1 hour. Antayin nyo rin pala yung magiging separate gaming test natin dito sa Tecno Poba 5 na ipapublish natin after ng video na to. Na kung saan ititesting natin yung kanyang battery draining test and also yung kanyang charging speed para malaman ninyo kung totoo nga ba yung mga sinasabi ko dito. And speaking of gaming test, simulan na natin yung gaming test part ng video na to. Pero bago yan, ipapakita ko lang ulit yung ating AnTuTu benchmark score. Meron tayong 425,000 AnTuTu bench score dito at meron din tayong decent performance pagdating sa thermal technology ng phone na to. As you can see, goods na goods yung ating thermal throttling test. Ngayon, simulan na natin yung gaming test. Simulan natin sa Mobile Legends. Pagdating sa Mobile Legends, supported din neto ang ultra graphics at sa refresh rate naman is naka super yung pinaka max settings neto. At pagdating naman sa kanyang performance kapare ko in-game, eh makikita nyo naman dyan na napaka-smooth ng MLBB natin dito kapare ko. And for sure, ito ay nag-maintain ng 60 FPS. Wala nga lang tayo magamit dito na built-in FPS meter, pero masasabi ko dito na ito ay isang 60 FPS game maintain na maintain ito. Pagdating naman sa kanyang screen response, eh napaka-responsive ng phone na to dahil ito ay naka 240Hz touch sampling rate. Kaya for sure, makaagawa ka dito ng mga best combos mo dito sa MLBB dahil napaka-responsive ng screen niya. At pagdating sa overall performance ito sa MLBB, eh wala naman ako nakita niya nagkaroon to ng FPS drop. At pagdating sa MLBB kapare ko, eh for sure, goods na goods tong phone na to. Ngayon naman, isunod nating game is yung CODM. Dito naman sa CODM, ito yung kanyang supported settings. Meron siyang graphics quality na medium and also frame rate up to high. And to be honest kapare ko, medyo dismayado ako sa part na to dahil nga sa graphical settings nito, okay na yung medium graphics. Pero pagdating sa kanyang frame rate settings, hindi ko yun masyadong magets and ma-accept dahil malakas na kasi naman tong G99 processor pero hanggang high frame rate lang siya. And usually ito rin naman yung issue before no mga Helio G processor natin dyan. And hanggang ngayon hindi siya napipix unlike sa MLBB na napix na. So nakadepende talaga yan si developer ng game. Pero pagdating naman sa performance nito sa CODM, eh syempre decent ang performance niya dito kapare ko. Pagdating sa kanyang responsiveness, eh okay na okay naman ang kanyang responsiveness dito kapare ko. And also pagdating sa kanyang graphics quality, okay din naman kahit na naka medium settings na to. Pagdating naman sa kanyang FPS, eh decent na rin naman na napuproduce nito at smooth pa rin naman tingnan sa game. Kaya pagdating dito sa CODM kapare ko, eh okay na okay itong Tecno Poba 5. Ngayon ipasok naman natin dito kapare ko ang Genshin Impact. Eh Genshin Impact kapare ko, yung kanyang supported settings dito na usually playable ang Genshin Impact is medium graphics and 60 FPS settings. Pero for sure, hindi niya ka 60 FPS rendering yan. Sa tingin ko kapare ko, it's around 30 FPS yung kanyang rendering pagdating dito if naka-medium graphics ka. Pagdating naman sa lowest graphics and then naka 60 FPS settings, eh mas smooth ito di hamak sa medium graphics. Pero ang maganda dyan kapare ko, eh sustainable naman ang performance nito pagdating sa Genshin Impact in the medium graphics. Talagang medyo may makikita tayo mga FPS drop na part dahil na kapag medyo mabilis dating naroll yung camera at maraming animation na nangyayari sa build. Pero pagdating naman sa kanya performance, eh decent naman. Kung ako yung tatanungin ninyo para sa akin, eh okay-okay naman ang performance niya sa Genshin Impact. At ang nagustuhan ko dito sa Tecno Poba 5, eh kapag naglalaro ka nga kahit na naka-high settings pa yung kapare ko, ay hindi mabilis uminit tong phone na to. At ang ganda ng thermal niya. Kaya kung ako sa inyo guys, antayin ninyo talaga yung full game review natin para makita ninyo kung ano yung maintaining temperature niya and also yung max temperature na makukuha natin dito sa Tecno Poba 5. Anyway, yun yung mga nakita ko na goods at magandang sign dito sa Tecno Poba 5. Ngayon, next game naman natin kapare ko is Firelight 84. Dito naman sa Firelight 84 kapare ko, ang pinaka highest graphics quality settings sa kaya niya is ultra and then kaya niya naman ang frame rate na extreme. Yes, kapare ko, max out yung settings niya dito maliban lang dito sa graphical settings dahil extreme ang pinaka max out nito. Pero pagdating sa performance nito kapare
kapare ko, eh decent na performance niya dito sa bagong update ng Parlight 84. Ang nagustuhan ko dito eh talagang smooth and also responsive yung ating screen habang naglalaro dito. At dito ko mas napakinabangan yung kanyang dual speaker 4-post kapare ko, dahil rinig na rinig talaga yung mga gunshot and mga gunfire kung saan saan mampanig ng mapa kahit na wala kang kalaban. Ewan ko nga kung may kalaban ako sa likod eh. Pero anyway, pagdating sa kanyang performance sa Parlight 84, eh isa lang ang masasabi ko, decent na performance na dito at talagang maganda yung kanyang ginagawa dito sa Parlight 84. Usually, nakatatlong game din ako dito sa Parlight 84 at kagaya na sinabi ko kanina, hindi mabilis uminit talaga itong phone na to kapare ko. At ito yung nagustuhan ko sa Tecno Boba 5 dahil yung kanyang thermal is wak na swak para sa mga heavy games na nilalaro natin ng pangmatagalan. Ngayon, dako naman tayo sa camera side, daanan lang natin to ng mabilis at magbibigay ko ng mga sample photos. Anyway, pagdating sa kanyang main camera, meron siyang dual camera. Meron siyang 50MP main camera and then meron din siyang 0.08MP depth camera kapare ko. Yan ay based dito sa information sa GSM Arena. At pagdating naman sa kanyang front camera, meron siyang 8MP at kaya na itong mag-shoot ng 1080p at 30fps. Samantalang sa kanya namang main camera ay kaya niya mag-shoot ng 2K at 30fps at 1080p at 30 and 60fps. Pagdating naman sa kanyang camera kapare ko ay okay naman para sa akin yung kanya napoproduce na image quality. Para sa kanyang level kapare ko, dahil itong Tecno Boba 5 is gaming phone usually ang target neto at hindi naman to camera side. Pero yung quality ng camera na nabibigay na itong Tecno Boba ay okay na okay din. Maganda yung kanyang image processing pagdating sa part na to. Pero pag medyo matingkad yung kulay ng kanyang kinakapture na subject or kaya medyo maliwanag yung place, eh medyo page yung napaprocess niyang image. Pero para sa akin ay okay lang naman yung part na to. Pero hindi ko siya marirecommend sa photography. Pagdating naman sa kanyang video kapare ko, dalawa lang yung napansin ko dito. Kapag nag-shoot tayo sa 2K at 30fps, ay napaka-shaky na ito kapag naglalakad kayo. Pero kapag naka 1080p at 30fps kayo habang nag-shoot ng video, ay okay yung kanyang napaprocess sa quality and also yung kanyang FPS at stable yung shot nyo. Kaya mas recommended ko yung 1080p at 60fps kung gagamitin nyo tong device na to. Ngayon kapare ko, ipasok naman tayo sa kanyang pricing dahil ito madalas yung nakikita ko sa comment section ng mga nakaraan nating video na pinost natin about sa unboxing ng Tecno Boba. At napakadaming tao doon na nag-speculate na about 8,000 to 9,000 pesos ang presyo ng phone na to at lahat sila doon kapare ko ay nagkakamali dahil ang official price ng Tecno Boba 5 ay 7,999 para sa kanyang 8128 variant at 8,499 naman para sa kanyang 8256 variant. Yes kapare ko, this is the official price at galing to mismo kay Tecno Boba. Kaya para din sa mga nagkukorek about sa presyo nito kapare ko, eh tigilan na ninyo yan dahil ito na yung pinaka-official price kapare ko ng ating Tecno Boba. At kung ako yung tatanungin ninyo kung sulit mong bumili ng isang Tecno Boba 5 ngayon, lalo na kung mayroon akong budget ngayon, eh ang sagot ko lang dyan ay oo. Dahil nga sa kanyang pricing at saka specification, eh para sa akin, definitely ito na yung isa sa pinaka-okay na phone ngayon. Pero kung tumaas ang presyo na ito kapare ko, eh definitely hindi ko to mare-recommend. Dahil ang kanyang 8256GB is 8,499 kapare ko, napakasulit na nun kung ako yung tatanungin ninyo. And kung may mga magtatanong man dyan kung worth it ba mag-upgrade from Tecno Boba 4, Tecno Boba 4 Pro to Tecno Boba 5, ang sagot lang dyan kapare ko ay para sa akin ay hindi. Dahil kapare ko yung kanyang specification is almost the same lang naman doon sa mga phone na nabanggit ko. Talagang meron lang nilamang itong Tecno Boba 5 kagaya ng G99 Improve or Optimize CPU na nilagay nila dito sa loob. And also yung kanilang software update na tatagal ng ilang taon din. Walang official year kung hanggang kailan nila to bibigyan ng software support update, pero for sure ay aabot yan ng 2 to 3 years para sa akin. Para sa akin, based sa kanyang specification at sa kanyang presyo currently, eh ito ang isa sa pinakasulit phone na pwede nyong bilhin ngayon 2023. Eh para sa iyo kapare ko, sulit bang bumili ng Tecno Boba 5? Comment mo naman yan dyan sa comment section. Yun lang, maraming salamat, peace!